Para sa mga mahihilig tumaya ng loto, STL o weteng. Para sa mga nawiwiling magsugal pero hindi pa nakakaranas ng panalo. Para sa mga batikan ng mananaya at para sa mga baguhan pa lamang sa larangan ng lottery. Ang video na ito ay para sa inyo. Ala ay para sa mga bago nating manonood ay siya. Huwag nyo kakakaligta mag-subscribe at dudutin lang ating bubuhit na kampanang butones upang masundan din ang aking mga pasabog. Gayong-gayon lang ang inyong gagawin. Kayo na po ang mag-adjust. Shout out po sa mga viewers natin dyan sa US, Thailand, India, Israel, Middle East, France at Indonesia. Shout out din po sa lahat ng mga nanalo na at sa mahigit 46,000 subscribers natin dyan sa buong lupalop ng Pilipinas mula Batanes hanggang Sulu, gayon din sa mga kasangkay natin dyan sa Sabah at sa mga kababayan natin na laging nakatutok sa channel na ito saan mang panig ng mundo. Bago tayo magsimula, disclaimer po muna tayo. Kung kayo po ay hindi naniniwala sa aking kaalaman at kakayahan, mabuti pang humanap na lamang po ng ibang videos na magpapaantig ng inyong panlasa. Wala pong puwang dito ang mga inggiteros, toksikeros at mga di mahilig magsugal. At kung kayo po ay dati ko ng mga masusugid na taga-subaybay sa channel na ito, ipagpatuloy nyo lamang inyong panunood upang katigan kayo ng iba yung swerte sa mga darating na araw. Sa mga hindi pa nakakasunod sa ating mga ina-upload na videos, ay minumungkahi kong manood na lamang po lagi dito sa ating channel na kapupulutan ng swerte, aliw at bagong kaalaman. Dito ay paulit-ulit kong tatalakayin ang mga tips kung paano kayo mananalo sa Lotto, Easy 2, STL Pares at Weteng gamit ang aking kakayahan sa pagsusumada. Sa lahat ng mga nagre-request ng sumada sa iba't ibang lugar, mangyari lamang na ibigay sa akin ang mga latest labas na numero o ligaho mula kahapon hanggang kasalukuyan. Gayun din ang mga oras at bilang ng draws at highest ball ng STL na ginagamit dyan sa inyong lugar tulad ng nakikita ninyo sa screen. Ito na ang araw ng inyong pinakahihintay. Samantalahin ang pagkakataon habang ang iyong bituin ay pumapaimbulog sa kalawakan. Kung pinaniniwalaan ito ay makapagbibigay sa iyo ng iba yung swerte. Ngayong araw ay maaaring maswerteng araw sa inyo kung sang-ayon ang posisyon ng araw, buwan at bituin. Isa itong pribilehiyo na nakakamit natin sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Ang swerte ay hindi hinihintay dahil kusa itong dumarating na hindi natin inaasahan. Kung gagawa tayo ng isang hakbang na magpapasaya sa buhay ng ilan, hindi para sa sariling kapakanan na makakapagpabago sa takbo ng ating buhay. Isang pagkakataon na dapat nating harapin ng walang pagkaantala at hindi pinagpapaliban sa ibang araw upang ang daloy ng swerte
kaginhawaan at kasaganaan ay magliliwanag sa ating tinatahak na daan sa landas ng ating tadhana at kapalaran. Mahal naming Diyos sa kaitaasan, narito po kami sa harap mo na dumudulog ng iyong biyaya at pagpapala. Panatilihin ninyo po ang aming pananampalataya na nasa inyong pangangalaga. Alam namin na hindi ninyo kami pababayaan o tataligtan. Hindi po kami humihingi ng isang marangyang buhay. Sa halip ay nananalangin lamang kami ng masaganang buhay sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. Sinasabi po sa inyong salita na hindi kami dapat mag-alala at mangamba. Dahil alam namin na narito kayo o Diyos para sa amin, kaya't pinangahawakan po namin ang iyong banal na salita at ang aming pananampalataya. At sa iyong pangako na ang iyong kasaganaan ay ibubuhos sa amin ayon sa iyong kagustuhan. Hindi lingit sa inyo po kung ano ang aming pangangailangan. Nagsusumamo po kami na kami ay iyong bibihayaan ng buong pagpapala. At nagtitiwala kami na tatanggapin ninyo na bukal sa inyong loob ang aming kahilingan. Sa kabanal-banalang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, Amen. Paniwalaan lamang na kung masidhi ang inyong paniniwalang tatama ay siyang magaganap. Dapat din nating isaalang-alang na kung ano ang pinaniniwalaan ay siyang ibibigay ng inyong kapalaran at tadhana. Di lahat ng bagay ay nakukuha ang lahat ng inyong hangarin. Magdasal ng taintim sa Diyos na pagkaluban tayo ng munting biyaya. Huwag tayong maging sakim. Makontento kung ano ang meron kaysa makamit natin ang wala. Humingi ng tawad sa ating Panginoon na ang pagsusugal ay hindi tama, subalit isa lamang itong paraan para makaraos sa ating kahirapan ngayong panahon ng pandemya, at maging maayos lamang ang buhay para makakain at mabuhay ng sapat. Halinawa ang video na ito ay nakatulong sa inyo ng bahagya. Ako po si Maestro Guru, ang inyong kasangkay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Lagi nating tatandaan na mahal tayong lahat ng Diyos dahil tayo ay hinirang na alagad niya.